Hey, good morning. Nandito po tayo ngayon sa ating studio. Studio Mihan Garden. Kung saan nakikita niyo yung katipunan iconic. Ano to siya? Revolto ni Nagat Andres Bonifacio. Dito sa ating gawing kaliwa naman yung Manila City Hall. At dito naman sa gawing kaliwa kanan pala kanan, yan man yung pamantasan ng lungsod ng Maynila. At dito po ngayon sa ating harapan ay ang tiyan kartilya ng Katipunan. So, ito madalas kong ipinaliliwanag, binibigyan ng kahulugan sa aking mga paratuntunan, no po. Pansinin nyo, yung pag-isa, dalawa, tatlo, apat, pang-apat na baitang, o yung may pang-apat na star, no ha? Ang tunay, hindi pala, pang-lima, one, two, three, four. Pang-apat, sigurado na yung pang-apat. At ang nakalagay, basa, lahat ng tao'y nilikhang pantay-pantay sa kanilang pagkatao. Pantay-pantay sa kanilang pagkatao. Alam nyo ba kung sa hugot yan? Doon po yan hugot sa Declaration of Independence ng United States of America. At ang nakasaad doon, we hold this self-evident truth that all men are created equal. Yan yung kinopya ng ating mga ninuno ni Nagat Andres Bonifacio. Ayun, ang laki pala ni espada rito pagka sa malapitan ng Nagat Andres Bonifacio. Siyempre, nandun sa may bandang harap, yan po yung dinadaanan ng mga jeep, yun, mga bus papuntang Quiapo, papuntang Recto, papuntang saan pa, papuntang Binondo. Ayan, ha? Ngayon, pagkapantay-pantay. Tayo ba mga Pilipino ay magkapantay-pantay? May pagkapantay-pantay? Hindi man sa kagandang lalaki, hindi man sa tangos ng ilong, hindi man sa tayog ng pinag-aralan, ngunit pagdating sa mga karapatan at pagdating sa mga batas. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Hello guys. Yo no. Ako po ay si Mr. Juror. Ang aking pong YouTube, ma'am, ay Mr. Juror. Yes, ipapalaw kita. Salamat. Ang aking advocacy, ma'am, ipairal sa bansa ang hukuman trial by jury of the people, by the people, for the people. Katulad na sa Amerika. Diba? Kasi, diba sabi sa ating, ma'am, sa isa o dalawang tanong ng mama. Sabi sa ating sa Ligang Batas, we, the sovereign Filipino people. Tama po? Tapos nakalagay din doon, sovereignty resides in the people. So, ang tanong ko, ma'am, ano sa pagkakaunawa mo ang kahulugan ng sovereignty? Dito kaya wantot. Ha? Ano po ang... sa turo sa atin pong mga paaralan, ma'am. Ito kaya, basa kaya dito. Dali na, ma'am. Bigyan kita, ma'am, ng microphone, ma'am. Ay, wag na, sir. Para malinaw. Okay na. Okay. So, ma'am, ano po pa sa natutunan ninyo sa paaralan, ano po ibig sabihin ng sovereignty? Hindi ko mapasagot, sir. Bagay, ma'am, eh, ako din eh. Matanda na ako nung malaman ko talaga dahil hindi naman itinuturo eh, di ba? Hindi rin itinuturo kung ano ang mga kapangyarihan na meron tayo, obligasyon, at kung saan tayo humuhugot ng ating power. Di ba? Kasi sovereign Filipino people, that's sovereign power, di ba? Salamat, ma'am, sa iyong panahon na at sa iyong pag-follow sa YouTube na Juror Revolution, Mr. Juror. Thank you po.
Alright, so hanap tayo ng ating makakausap. Meantime, akin din pong siyempre pakikita ko na rin sa inyo kung ano itsura naman ng harap ano ha, na ito pong yun, no? Revolto ni Nagat Andres Bonifacio. Diba, ang ganda yun, no? Namnamin nyo mabuti, ha? Ah, diba? O, oh, yan, ha? Ito yung ating mga ninuno nung araw. O, yung kanilang mga bahay kubo. Kahit munti. Ang halaman doon. Teka, silipin nga natin ang ilalim nito. Baka may manok o aso. Wala. Baka nakatay na. Diba? O, yan, ha? At syempre, ito naman yung sinasabi ko sa inyo. Main road, papunta doon sa Quiapo. O, papunta sa Santa Mundo. Recto, ayan. Okay. Ngayon, tanungin natin, oh, may mga gwardiya pala doon. Yung mga gwardiya, tanungin nga natin kung ano sa kanilang pangunawa ang kahulugan ng sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So, tatlong katanungan yun. Ano meaning lang sovereignty? Pangalawa, ano ang obligasyon ng sovereign Filipino people? Diba? Siyempre, kung meron kang inatang sa iyo na kapangyarihan, meron din obligasyon. At siyempre, kung meron ka obligasyon, dapat no ay meron kang power. Kumbaga, kung ikaw ay isang pulis, dapat may batuta ka man lang. No, ha? Kung ikaw ay sundalo, makikipagbarilan ka, kailangan may baril at bala ka. No? So, good your morning po. Afternoon. Ako po ay si Mr. Juror. Ako ay may YouTube channel. No, ha? At ang advocacy ko ay ipairan sa bansa ang jury justice system katulad sa Amerika. Now sir, mga ilang katanungan lang pwede. Nakalagay sa ating saligang batas, we, the sovereign Filipino people. At dahil nakasaad din na sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So number one na tanong sir, ano sa pagkaunawa mo, ano itinuro sa atin sa paaralan, ano ibig sabihin, ano meaning ng sovereignty? Ayun nga lang natin sa bansa, sa yung pinag-aanakan natin na pagiging makabayan. Uh-huh. Yun ang sovereignty. Okay, sir, kukunin ko lang yung ating palito. Microphone ba para mas malinaw po ang inyong audio sa pakihawak ko. Yan ah. So, ayan, microphone nito. Ngayon, sa pagtanong sir, ano ang responsibilidad ng we, the sovereign Filipino people? Anong responsibilidad natin? Pakihan yung mic. Ang sa akin, may mga sumakop sa atin, kailangan nating magtanggol ang sariling bayan natin. Yon. Yon ang responsibilidad. Okay. Now, kung meron kang binigay sa iyo na titulo, kumbaga rango, sovereign Filipino people, at may responsibilidad ka na ipagtanggol ang bayan, ano naman ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin bilang mga sovereign Filipino people para magampanan natin, may pagtanggol natin ng bayan? Ikaw ba sir, sa pagkaalala mo, naituro sa inyo nung estudyante pa kayo, kung ano ang tunay na kahulugan ng demokrasya? Sabit lang sir, ha? Oo, sige. Ito muna ang interviewin ko sir. Ayun mo po.
Yung kwan lang, meaning lang kung ano ang... Nasa ubang mo sa bansa natin. Ha? Anong ibig sabihin ng pagkahulugan ng sovereignty? Ayun nga po, pagpapasakop dito sa bansa natin. Pag may nanakop sa... Okay. Nasasakupang lupain lang. Okay, okay. Kung titingnan po sa diksyonaryo, sir, ang kahulugan ng sovereignty, kataas-taas ang kapangyarihan o dakilang kapangyarihan. Ibig sabihin, hindi ang makapangyarihan dito ang pangulo ng bansa. Tayong mga mamamayan. Di ba ba? Ang tanong, ito to ba yun? Alos. Ayun po yung tinatawag ng boto ng tao. Boto? Salam po yan. Isa yan sa mga obligasyon natin ng mga taong bayan. Iboto kung sino gusto natin mapuesto sa mga halal na posisyon. Ito lang yan. Sabi ng kasama mo rito kanina, yung ipagtanggol ng bayan. No, ha? Sa ganyan. No, ha? Meron pa pinakamahalaga na obligasyon tayo eh. Alam mo kung ano yun? Tayo dapat ay mga juror na humuhusga sa lahat ng kaso, sa lahat ng korte, sa mga kasong corruption at iba pa. Hindi ba ang ating demokrasya hinugot sa Amerika? Sa Amerika, sino humuhusga? Di ba mga juror, mga mamamayan, randomly selected? Yan ang pinagkait sa atin. Ano ha? Ginawa kasi nilang peke ang ating demokrasya. Paano? Sa demokrasya, napapanagot ng taong bayan ang sino mang gumagawa ng kabalbalan. Ha? Mapapribadong tao man o opisyal ng gobyerno. E tayo, hindi natin napapanagot sila eh. Pero wala tayong poder eh. Wala tayong power eh. So ang tanong sa'yo, kangayon ka ba na ipairal sa bansa ang hukuman trial by jury? Hindi, kung ano po yung nakapalaw doon sa rules and regulations. Okay. Hindi po. Pero kailangan ipaglaban natin yun eh. Isulong natin yun. Otherwise, yung mga politiko, ayaw nila na may ganun tayong kapangyarihan kasi hindi na sila makapagnakaw. Mapapanagot sila natin, maipapukulong sila natin. Thank you, sir. So, yung ano kayo, kayo ba ay junior police o ano po kayo? City Security Force. City Security Force. Oo, oh, okay. Napang-abot ba kayo dito noon ni General Renato Miranda? Panahon ni ERA pa yun. Siguro bata ka pa, hindi yung siguro. Salamat, sa. Alright. Ang bahaging ito ay alay sa libo-libong makabayang Pilipino na kumilos, kinulong at pinahirapan sa ilalim ng batas militar. Oh, yan ha. Kita niyo, ito pala yung listahan no, ng mga Pilipino na no, ayon, lumaban para sa bayan at sa freedom and democracy. Ang problema, ano naman itong kano ito? Bakit pader lang yun? Tingnan natin ito kung anong meron dito. Parang nakaka-intriga eh. Okay, sige, tingnan mo. Kaprasong pader. Ano to? Sinadya? Sa tipak lang na ako. Nakuha nila kung saan-saan. Naku, nakakasilaw. Pero ang nakalagay rito, for almost 3 decades, from August 13, 1961 until November 9, 1989, East and West Berlin. Ito pala yung Berlin Wall. Alright? kasi nag-unify. No ha? Ang East and West Germany. Tinibag nila yung Berlin Wall. Nawala na yung komunismo. Right? So, lagyan po natin ito ng kumbaga ano bang tawag doon? I-recap kayo na. I-recap po natin. Nandiyan ang ating pong deliver loyal.
si Expander. Yan po ang ating gray stallion. So ganito po ano ah. Nakakalungkot. Nakakalungkot bang isipin, pero isipin pa rin po natin. At huwag lang natin pakaisipin. Abay, gawin po natin ng kaukulang aksyon. Ang tinutukoy ko po, ito pong indoktrinasyon na ginagawa ng Department of Education. Hindi po siya. They're not educating the sovereign Filipino people. They are indoctrinating the Filipino people para manatiling mga mangmang at manatiling alipin. Hindi po nila ipinaliliwanag ng husto sa mga kabataan kung ano talaga ang ibig sabihin ng kalayaan at demokrasya. Yung tunay na kahulugan ng sovereignty, hindi po yun ipinaliliwanag ng husto. Bato-bato sa ating pong mga paralan. Hindi rin ipinaliliwanag kung ano ba ang tungkulin, patriotikong tungkulin ng bawat soberanong mga mamamayang Pilipino. Hindi rin ipaniliwanag kung ano dapat ang taglay nilang kapangyarihan. Halina po na ang una-una nating dapat ay kasama sa ating Bill of Rights, katulad ng meron sa Amerika, the right to keep and bear arms. Yun po ang ating po magagamit at gagamitin labang sa anumang mga mananakop, katulad ng ginawa ng China. Sinakop na po yung ating West Philippine Sea na teritoryo. So kung wala ho tayong armas, di tayo marunong kumalabit. Abay, paano natin may pagtatanggol ang inang bayan? Pagkatapos, ang pangalawa po nating kapangyarihan ay dapat meron na tayong karapatan na bumoto. Na andyan na yan sa ating Bill of Rights. The right to suffrage, meron tayo yan. Ang wala, yung pinakamahalaga, the right to a trial by jury. Para po tayo mismo magpapanagot sa mga salot na kurakot sa ating bayan. Alam niyo, pag nag-interview tayo rito ng masudyante sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, malamang wala tayong mahagila priyan na mga estudyante na alam ang tunay na kahulugan ng sovereignty, kung ano ang patriotikong obligasyon ng isang sovereign Filipino people, at syempre kung saan humuhugot siya ng kapangyarihan. Ay ba? Para tayo mga sundalo ipinadala sa gera ni baril, ni bala, wala. Baril pa kaya? Di ba? Ang bihirang patiso. Subukan pa natin mag-interview. Ito, taga Joyride, interview natin. Itong mga estudyante ito Mga pogi. Ako si Mr. Juror. Ako yung vlogger. Ang advocacy ako, justisyang patas para sa lahat. Trial by jury of the people, by the people, for the people to the America. Kayo ba yung mga estudyante rin sa pamantasan? Okay. Universidad de Maynila. Ngayon, pwede ba magtanong? Ito po. Ito ba yung scholar? Hindi po. Hindi, simple tanong lang naman ito. Di ba nakalagay sa ating saligang batas, with the sovereign Filipino people? Okay, and sovereignty resides in the people, tama? So pogi, isang tanong lang. Ano para sa iyo ang meaning ng sovereignty? Hindi ko po alam eh. Anong year ka na ngayon? First year pa lang po. First year? Yan ang masaklap eh. Pare ko, kaway-kaway ka para kay Mr. Juro. Juro Revolution. Kailangan hawak natin ang batas. Hindi hawak ng mga politiko, di ba? Tayong boss eh, di ba? Nakalagay sa ating saligang batas. Joyrider din ako ha. Nyalangin sa akin, Expander, yung sa'yo, motor.
minsan-minsan magpalit nga tayo. Ikaw naman mag-expander, ako naman magmuto. Arigoy, nakalagay sa saligang batas, we, the sovereign Filipino people. Tama? Yes. Sa isa pang bahagi, nakalagay din doon, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Anong natapos mong kurso, pare ko? Sa maritime ako eh. Maritime? Seaman. Seaman? Oh, ganun. Sa aglay ng Joray. Ah, ganun. Sa taas ka, sa taas o sa makina? Sa, ano po, Gali Department. Gali? Chip cook. Chip cook ka? Pero gumraduate ka talaga ng BA sa maritime, ano? Ano po, basic lang. Ah, basic, okay. Hindi pwede pang official. Okay, so chip cook. Ba, masarap ka pala magluto ah. Aray, numan tayo, kabahala sa pulutan. Ayan, ano, Arigoy. So, nakalagay, we the sovereign Filipino people, di ba? Yes, yes. Sa pagkaalam mo, ano ang itinuro sa paaralan noon? Simula bata ka hanggang sa mag-graduate ka, kung ano ang pakahulugan ng sovereignty? Sovereign? O sovereignty. Sovereignty. Diba? Sovereignty resides in the people, di ba? We, the sovereign people. Ano, bigyan nga kita ng mic para malinaw ang panmuhang sagot mo. Huwag ka mahiya kasi. Alam mo, tayo mga Pilipino, no, dapat nagsasalita. Di ba? Kasi ang nakataya dito, nakasalalay dito, kapakanan natin eh. At kapakanan ng mga susunod pa natin mga salinlahi. Kapanatan. Oh, so kung hindi tayo magsasalita, sayang yung binigay sa atin na karapatan sa Bill of Rights, no? Freedom of speech, freedom of expression, freedom of the press, and to peaceably assemble and seek grievances, redress of grievances. Diba? So kailangan natin magsalita. Tatahimik-tahimik tayo, pag tumahimik ng tumahimik tayo, abay, tuwan-tuwa ang mga kawatan sa pamahalaan. Diba? Yung sabi nyo, hindi mo sila kumikibo eh. Okay lang sa kanilang pagnakawan. Okay lang sa kanilang abusuin ng kanilang mga karapatan. Diba? So, again, ang tanong ko, partner. Ano sa pagkakaalam mo? Yung itinuro sa paaralan na, na ibig sabihin ng sovereignty. Sa panahon namin nung nag-aaral, parang, ano na eh, iba na sa ngayon, iba na eh. Actually, hindi kita masisisi. Kasi ako man, hindi ko wala akong maalala na itinuro talaga sa atin yun. Iminulat talaga tayo na eh. Pero, puro cellphone na ngayon, computer na, oh. Iba na, ibang iba nun. Oh, mas madali na ngayon mag-research, ano? Oh. Pero i-research mo. Sa Tagalog, ibig sabihin ng sovereignty, kataas-taas ang kapangyarihan. Okay. O, dakilang kapangyarihan. Yan yung sovereignty, ha? So, kung ang sovereignty ay nasa atin, tayo makapangyarihan dito. Hindi yung presidente, hindi yung mayor, hindi yung mga senador, tama? Tayo mga tao. Tayong mga mamamayan na makapangyarihan. Pero sa realidad, mga alipin tayo. Inaalipin nila tayo. Oh, pinagnanakawan nila tayo, wala tayong magagawa. So ang tanong, bakit? Merong kaakibat na responsibilidad ang mga sovereign Filipino people tayo. At meron ding kaakibat na kapangyarihan. At ang number one na kapangyarihan dapat natin ay maging mga hukom o juror sa lahat ng korte sa buong bansa, katulad ng meron sa Amerika. Mga mamamayan ang humuhusga bilang mga juror. Diba? Kaya yung mga kurakot doon, nakukulong. Diba? Eh dito sa atin, ang ating demokrasya rito ay peke. O, peke dahil sa tunay na demokrasya, diba? Government of the people, by the people, for the people. Asan tayo? Diba? Ang meron tayo, government of the few, by the few, for the few. O, yung iilang mga naghahari-arian. Ay! Yan yung mga nasa taas. Mga nakapyesto. Yun. At so, isinusulong natin, isulong natin na maipairal sa bansa ang jury justice system. Para tunay tayong mga sovereign Filipino people. Para mapanagot natin yung mga kurakot at para maging ligtas tayong lahat at mga milyonaryo. Kasi napakayaman ng bayan natin. Diba? Tama? So, approve ba sa'yo? Eh, pwede ba makahirit ng subscription sa aking... May booking na po ako, sir. Oh, may booking ka na? Mabuti ka pa. Ako maghanap pa lang. Ay, salamat sa panahon mo. Thank you, sir, very much. Pahigyan ka na yung sticker mo. Meron ka?
Ah, patingnan mo lang doon yung Mr. Juror sa kwan, makita mo dami sticker diyan. Salamat po. Mr. Juror Kit Kilatis Lagarin. Follow kita, sir. Oh, salamat. Sa, ano pangalan mo? Arvin Balonsat. Arvin Balonsat. Balontad. Oh. SAT Balonsat. Balonsat. Ah, okay. Salamat, Arvin. Salamat po. Sige.